what's up mga ka-Real Talk? Ito po ulit si Kuya BAET. Ito ayaw kong gawin pero gawin natin. Di ba? So, ito meron akong nakitang kalalabas lang 2 hours ago ni Shehyee. Ang title niya ay Nagsosorry sa Hari ng Rap dahil sa Dis. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo to. Kayo na lang ang maghusga, ako. Alright, ito sa title pa lang. Ayan, gumamit na naman ng hari ng rap. Ayan, ginado, pag-uusapan na naman to. Siyempre, may bagong labas yung kanta, kaya alam nyo na, ganyan talaga ang Real Talk at saka ang katotohanan. So, nandiyan natin. Napasorry talaga ako agad. Na-realize ko talaga agad yung Mike. Okay. Paano ba ito gagawin? Okay. Guys, update ko lang kayo, no? Kaya nang nabasa niyo. Ano yan? Update ba yan sa bago mong kanta? Basagan pala eh. Sige. Totoo. May mga nakarating sa akin. Meron akong narinig na diss. No? Ako'y may nandiss sa akin. At dahil dito. May nandiss sa'yo. Hindi lang may nandiss. Maraming nandiss sa'yo. Uy! Huwag mo sabihin iisa lang. Ako'y humingi ng tawad. Wow. Agad-agad ako. Wala na paligoy-ligoy pa. Gusto ko lang humingi ng sorry ulit sa hari ng rap. Akala ko, sobrang galing ko na mag-rap eh. Akala ko, alam mo yun. Pero nung narinig ko yung diss, napasorry talaga ako agad. Na-realize ko talaga agad yung yung mali ko. No? So, pasensya na po sa mag-iisang hari ng rap sa Pilipinas. Sorry po, King OG1. Ginamit na naman. May di ba may nagsabi nga na kung gagamitin mo ang pangalan ng hari ay doon sa magandang purpose. O, di ba? So, pang ka-Real Talk, hindi natin alam kung matatawa tayo dito. Nakakatawa. Na nakaka-insulto. Dalawa yun eh. Dalawa meaning eh. Unang-una, nakakatawa dahil si OG1, King of Rap. Sige. Eh, di ba naman, tatawag ka lang din naman ng hari, yung pang si OG1. Ayun, binansagan na nga ng King of Rap. Pero King of Rap na, ewan ko. Pero nakaka-insulto. Na ganun, gagamitin na naman yung King of Rap, hari ng rap, 'di ba? Pwedeng maraming matawa at pwedeng maraming mainsulto, 'di ba? Sorry. Hindi ko na kayo hindi ako lalaban sa inyo, King OG1. Nulit. Para sa mga hindi alam, 'yung nangyari, papakita ko sa inyo. Ito yung Nga yun eh, lumabas nga rin yun yung kay OG1. Diss na sa akin. Kumusta na Shehyee? Wala ako balita sa'yo. Alam mo ba malapitan? Hindi kayo na malalala. Demet, nakakatawa talaga tong diss na rin to eh. Pero tapos kayo sa akin ng lahat ng batikan talaga sa atin na kasama talaga sa atin tatapusin kung ito double time na lang ako na nabigla ka na wala na nasa hangka. Hindi ko na kaya. Guys, hindi. Pero ito mga kung matalino tayo mga ka-Real Talk tayo mag-isip. Ito lahat strategy to. Ayan, di ba naglabas ata ng video na yan? Teka, search ko lang ha. Kung sino naglabas ng video na yan. So mga ka-Real Talk, ayan, sasabihin ko sa inyo kung mag-iisip tayo, no? Strategy yan. Baby boys ang naglabas. Tapos, kumukonekta lang yan eh. So kumukonekta rin yan kay Shehyee. Lahat yun, yung lumabas na freestyle. Dahil yan sa strategy, dahil sa kanta niya mga lalabas. So may lumabas siya ulit na isang kanta pa. Tapos dinis ng ni OG1 ang galing sa Baby Boy. So anong ibig sabihin lahat niyan? Yung mga nagsasabi, maraming nagsasabi na views ang pinag-uusapan. 'Di ba? So para kumita.
So mga strategy yan, yung mga style na ganyan. Aking opinion lang, opinion ko lang ha. Syempre kanya-kanya tayo ng opinion mga ka-realtalk, no. Nakakatawa na nakakainsulto. So kung sino yung mga naiinsulto o ano, alam na natin kung sino yan. At nakakatawa sa kanila, pwede rin tayong tumawa. At yun nga. Okay na, okay, okay naman yung kanyang pagsusorry. Yung pagsusorry niya pag papanoodin niyo, parang naramdaman niya yung diss na diyan niya lang dinadaan siguro, pwede rin yun. Alam mo naman tayo, marami tayong maiisip, marami tayong maiisip na kung anong style. So tuloy natin, tapusin natin 'to. Hindi ko na kaya. Sakit ko ng dibdib ko, nadidepress na ako at sakto na yan. Galing, ako dyan. Galing ng strategy, guys. Haring OG1, sorry na ako sa kanya dati. Kaya mga ka-real talk, yung mga sumusuporta sa Dunggalo at naniniwala, no. So wag tayo mag-overreact. Wag tayo mag-overreact dito. Kumbaga ano lang 'to? Gumagamit na ng mga strategy 'to or patibong or style or para siguro pa baka dahil nga doon sa bagong labas niyang kanta, isa na rin 'yon. Oh, 'di ba? Gagawa tayo ng ingay, ganun lang. Ayan. Kung makikita niyo ayan sa comment. Sorry na ako sa kanya. So muli, humingi po ako ng tawad. Sana huwag nyo na po akong itis. Lakas din ito. Anyway, meron nga pala akong bagong kanta. Naka-upload na. Ang title ay Aba Okay Din. Nasa YouTube ko, youtube.com/A21. At abangan nyo rin ang official music video nyan. Paparating na rin, malapit na. And ano pa ba? 2020 freestyle, pakinggan nyo rin kung hindi nyo pa napapakinggan. So fb.gg/shehyee para sa mga streams. Ayos din si Shehyee. Sumawa pa talaga, oh. Alright. Oh. Siyempre mga ka-realtalk, huwag tayong padalos-dalos. Alam nyo naman ang rap game, alam nyo naman ang ano ngayon dito. Ang pikon ay talo. Kung mapikon ka, talo ka. So, ito ay mga strategy na sinasabi ko, mga style. Siyempre, dahil nga may lalabas na mga kanta, may lumabas na kanta, siyempre, promotion, kung paano gagawin. Kaya, yung iba naman, siguro, mapapansin, bakit hari ng rap ang gagamitin niya, pwede namang OG1, di ba? So, kanya-kanyang strategy tayo. Kaya, ano to, well, natatawa ako yung Shehyee. Parang natatawa ko doon sa mga yung itsura niya nung uda tapos biglang ganun, di ba? Kaya mundo tayo ng YouTube eh. So yun nga, ayun lang mga ka-real talk, kayo na ang humusga. Para sa akin ano, okay lang pero pang insulto yun ang ano doon, pang insulto sa hari na ginagamit niya ng ginagawa niyang katatawanan. Yun ang real talk doon. Pwede mo naman gamitin ng hari, ang hari ng rap, sa ibang paraan kung gusto mo mag-promote ng iyong kanta o ng kanta niya, 'di ba? So kanya-kanyang isip lang talaga kung paano talaga kumita sa YouTube. Ganun lang din talaga. So ako, i-share ko lang 'to. Oh, malay nyo makakuha ko ng views. Oh, di damay-damay lang tayong lahat. Pero 'yun ang opinion ko. Siyempre mga ka-realtalk, huwag tayong padalos-dalos. Alam nyo naman ang rap game, alam nyo naman ang ano ngayon dito. Ang pikon ay talo. Kung mapikon ka, talo ka. So, ito ay mga strategy na sinasabi ko, mga style. Siyempre, dahil nga may lalabas na mga kanta, may lumabas na kanta, siyempre, promotion, kung paano gagawin. Kaya, naniniwala ako dito na ang labanan dito din ay pag naasar ka, o napikon ka, talo ka. So, ganun. At ito rin mga ka-real talk, pwede nyo rin sabihin, dalawang double meaning din lagi eh. Either na ginawa niya to para dun sa katatawanan para kay OG1, yun, pwede nating isipin yon. At pwede rin nating isipin na ginagawa niyang katatawanan din yung pagbanggit, pag sulat niya ng hari ng rap. Kumbaga, pwedeng yun din ang tinutukoy niya, pinupunto niya, na dun lang niya dinaan. Diba? Yun ang katotohanan doon. So, lahat double meaning. Pero sa tingin ko, ginamit na lang niya yon. Yung aking opinion, ha, ginamit na lang niya yon si OG1 para ganun ang kalabasan, para sinimplihan niya. Kumbaga, tinapyasan niya ng simple yung kanyang
pagtira, kumbaga. So, babayu. So, hanggang dito lang po. Ito po si Kuya Baet. At God bless para sa lahat.